Kumusta mga bis? Welcome sa isa na namang makabuluhang vlog ng pandemic. Masarap nga ba maging pogi? Paano magpapogi? Mahirap bang i-maintain? Marami bang perks or disadvantages ang pagiging pogi? Talakayin natin ang mga problema naming mga pogi. Okay, fine. Sila lang pala. Samahan niyo ako at pasukin natin ang mundo ng mga tinatawag nating guwapo. Well, marami namang kahulugan o ibig sabihin na pagiging gwapo. Hindi naman lahat pang physical. Merong gwapo ang ugali, merong gwapo ang talent, merong gwapo yung attitude, yung personality. Pero kung ang pagiging base natin yung pang physical, well, ang hirap ha kapag hindi ka talaga genetically blessed. Kailangan mong mag-effort. Ano bang idea ng mga tao sa pagiging gwapo? Alamin natin, mag-interview tayo at alamin natin kung masarap ba ang maging guwapo. Ako nga pala si Melvin Linato, call me as Bin, 23 years old, from Padre Garcia, Batangas. Anong ginagawa mo sa buhay, Kuya? Ito, tambay. Tambay, dati, bago ka maging tambay. Galing ako ng Korea. Taga dito sa Latag. May nagtayo ko ng sarili kong tindahan, dali po pa. My name is Joseph Angelo na. I'm 33 years old and I'm a teacher in Lasalipa. Ako nga pala si Archie, ako'y 21 years old. Mapapansin mo ba? Information technology. And ngayon, working ako sa Alabang as IT. Nag-a-assist ako ng mga agents sa Canada. I'm Joseph Ryan. I'm 31 years old. I'm a businessman and a dog lover. Aware ba kung nagwapo ako? Hindi. Hindi pre, pero mga tropo ko, lagi akong lalakad sa mga babae tsaka sa mga bading pag may nilalakad ka, binubugaw ka, nagpapabugaw ka naman. I believe in the saying that beauty is in the eye of the beholder. So I think we have different perspectives of being beautiful and being handsome. Well, technically speaking, I can't say I'm handsome, but as we are made in the image and likeness of God, so we look like God, then probably on that aspect, I can say that I'm handsome. Hindi po. Hindi? Ba't ganun kayo? Kung sino yung pogi, kung sino yung may tsura, siya ang mahihain, siya ang hindi aware. Ba't ako aware, pero hindi? Kailan mo na-realize na ba, teka, parang gusto ko nang maniwalang gwapo ako. Kasi more than one na eh, hindi lang nanay ko nagsasabi. Kailan mo na-realize na ba, gwapo pala ako? O may tsura. Nung elementary days na yun, mga nagkakadrush na high school, tapos dumating high school. Minsan nakapinapasali sa male beauty pageant. Never kasamali. Pero pag pinipilit yun, pinagawa pa natin. Okay. Tapos yun, just naging expert din ang Facebook. Minsan nagkakatrash. Okay. Na-release ka ng medyo pumipili pa. Lapiting ka ba ng mga babae at bading sa Korea? May bading ba sa Korea? May mga... parang meron naman, pero yung bading dun parang hindi ka tingnan dito sa Pinas na nakatagal. Doon parang... Kaya parang hindi pa doon tanggap sa Korea. Kaya mga nakapanggalit... Conservative ba? Conservative ba? Ay, wala kang makikita doon ng mga nakadamit pang babae na lalaki. So walang lumapit sa'yo na, Kuya, 150? Parang
100,000 won. May instance ba na napapaniwala ka na nagwapo ka? Like, ang dami mo nare-receive na comments na hindi lang mother mo yung nagsasabing pogi ka. Like, students mo o kaya ibang tao. So, kailan ka parang naging conscious or aware na, ay, teka, baka nga totoo na pogi ako. Siguro, basically, ano, it's on a very superficial aspect. Siguro yung paghabaw, nag-post ka lang, tapos maraming nag-likes. So, okay. The assumption is people would like your photo. So, siguro, feeling ko, ngayon pa, parang medyo konti na rin lang nagla-like sa Facebook. So, I think yung mga likes na nakukuha from social media would say that probably people like you on that particular photo. Okay. I had my first girlfriend when I was 16. I had 3. Grabe naman yun. Grabe naman. Ako ang nanligaw nun. Yeah. Nababasted ka pa ba? O nanliligaw ka ba in the first place? O ikaw ang nililigawan? Manda ka kaya, no? Nanliligaw din. Nanliligaw. Siyempre, mas masarap yung pinaghirap. Nox! Ikaw na. Pero nililigawan ka din ng babae. May naging girlfriend ka na ba in the past na ikaw ang niligawan? Meron ka. Yun. Yung haba ng bigote mo. Ilan na yung naging girlfriend mo? Na ano, tatlo pa lang. Parang nagbibilang ka. Sa seryoso ba yun? Tatlo pa lang. Kasama si Karen. Ah, okay. Sige na, nakasabay ko siya sa mga gym eh. Ilang taon ka nung nagka-girlfriend? Una nagka-girlfriend? Oo, grade 6. Mahihain ka pa niyan ha? Early start ah. So, noong nagka-girlfriend ka, meron ka bang naging girlfriend na hindi ka nanligaw? Ikaw ang niligawan? Noong ano, grade 6 na. Talaga ikaw ang niligawan? So, yung mga gaya mo ba, nanliligaw pa talaga? Oo. Ang mayroon kong niligawan, yung parent ko. Talaga? Pinahirapan ka talaga? Nanliligaw pa ba yan? Nagka-girlfriend ka na ba ng hindi mo niligawan, siya nanligaw? Siyempre nanliligaw na ako, sir. Pero yung merong time na yun, yung parang nagpapahiwatig muna yung babae. Ah, so, nagka-girlfriend ka ng ganun? Nagka-girlfriend. Parang na-develop ka na din. Sweet niya, tapos yun. Masarap ba yung feeling ng ganun? Yung ikaw yung nililigawan? Kasi may lalaking ayaw. Ayaw nila na agresibong babae. Ayaw nila nang gusto nila sila yung naghihirap. Ikaw ba, para sa'yo, okay lang ba yung sa'yo yun? Parang, oh, teka, pogi ko. Ako nililigawan, ha? Ako ang pinadadala na regalo. Okay lang. Kasi, hindi... kung gusto ka ng babae, di ba parang ganun lang din. Gusto mo yung, kung ikaw lalaki, gusto mo yung babae, lilig. Parang ganun, wala. Ngayon generation, parang iba na rin yung ano eh. Okay. Parang, sa akin, okay lang. Nakay okay mo, pag nakakilala mo siya ng ano, mas ma-develop ka. Tama. Lang, so at least open-minded ka, parang networking, no? Parang networking lang. Ako, proudly, wala pa. Wala pa? Since birth? Yes. Kasi ako... Papapari ka ba? Okay lang. Hindi ko alam, Michael, kung anong patutuhan. Pero I'm really happy where I am right. Single now. Single blessedness. Tsaka, hindi ko, parang, I'm not closing my doors. Pero hindi ko rin naman sinabi na pe-pressure ako with other people. Yeah. Kasi katulad ngayon, I'm still studying. Tapos, I still have some... Di ba doctor ka na? Oo. Okay. Nagda-doctorate ka ulit? Ano ka ba? So, ang tamad mo, ha? So, parang, motivations ko in life and I'm not hastening things just because I'm being pressured by other people. Oo naman. Parang I'm happy where I am right now just as long as I'm happy with the life I am currently in. I get to help out other people. I get to enjoy life. That is pretty much enough for me. Yun, tsaka darating kasi yan talaga eh. Kung talagang para sa'yo, darating talaga yung right person na hiningi, yes, na tinakda sa'yo ni Lord. That's right. Ako hindi ako para magpilit kung hindi ko siya ikakasaya. Oo, tama. Kasi kaya ako natanong,
Kasi may tinanong ko rin to sa iba, eh kaso hindi na applicable kung nagka-meron ka na ba ng girlfriend na ikaw yung niligawan. So mukhang hindi applicable, guys. So, yun. Talagang on the love aspect, I might say I'm not an expert. Baka naman ano ka, hindi ba ano, hindi kaya, sorry sa tanong, hindi kaya choosy or picky ka? Baka masyado kang, hindi ka ba perfectionist na pag may nakita kang mali sa isang tao? I think it's my choice na as of now, I'm happy being single. Yun. Tapos I get to attain the goals that I set in life. Even though I still do not have a special someone. Pero sabi ko nga sa'yo, it might come. Is there someone, ano, not necessarily naging girlfriend mo, but is there someone who got away na... Kahit before. Crushes, so, and I see they already have their own family. So, technically, they got away. Pero, I do not have much regrets to what happened. How do I resist temptation? I pray really hard. Really, really hard. Grabe naman. Hindi ako yung the playful one. Ako yung behave lang, ganyan. Chill lang, ganyan. How do you handle temptation like aggressive girls and not so girls na talagang parang nag-cross sila ng line in stalking you or offering you something? So how do you handle that? Ako, Michael, I'm a friendly person. As much as possible, I don't want to get in conflict with another person. So, on that aspect, siguro hindi naman ako malimit maka-experience ng ganun. Pero the way to handle that is by how you respond to those actions. Kasi, as you say, temptation will be there. Sabi nga ni St. Augustine, temptation is like a dog tied on a leash. The dog will only bite you if you really come close to the angry dog. So it also happens on that aspect. Kasi nga, halimbawa, parang may indecent statement o kaya indecent action. If you respond positively to that action or that statement, then probably the other person might assume that you also like that particular action. So, tingin ko, sana re-resist ko yung ganyan by not responding positively to it. Parang, I mean positive na ano ha, yung parang you affirm what that particular person says or you says yes to his or her request. So, yun lang. Siguro, ako hindi ko para i-reprimand o kaya ay sabihin ko sa tao na mali yun. Natitigil ko yung ganung tukso, paano mo nilalayuan yon o hindi mo nilalayuan? Yung totoo! Sa chat, sir, di ano? Sinasakyan mo lang? Sinasakyan ko, pero sinasabi ko na may... Ano ba may... Ah, so loyal ka pag may girlfriend? Sinabi ko ba? Na may girlfriend ka ba ngayon? Wala. Hindi, pag single, chat lang ng chat. Loyal tayo. Paano kag binubugaw? Pinapakilala nila ako. Lalo na pag may inuman. Pinapatambi nila ako doon. Hindi ka ba nalalapas tangan? Di ba, meron kasi mga, hindi naman lahat, pero may mga aggressive na, hindi lang bading, may mga babae din na aggressive. Paano mo hinahandle yun? Wala. At saka na naka-encounter ka na ba ng ganun? Di pa kasi ako, sa inuman, magandang magkasama eh. Pero pag bago pa lang ako magkaalala, tahimik ako. Tahimik. So wala ka pa naman na sapak? Wala na. Wala pa. May mga instances ba na nagamit mo yung kagapuhan mo to your advantage? Parang may perks? Parang may VIP treatment ba? Alam ba, napauna ka sa linya? Meron, pag nagpapagupit. Pag nagpapagupit? Pinauuna ka? Eh di ba barbero yun? Hindi, bading. Bading yung nagpapagupit. Matagal ako gupitan, pulido lagi. Pulido lagi, kita ko nga. So, laging libre? Hindi naman. Okay, sige. Masarap ba maging pogi? Nangiya sa tanong. Masarap na hindi. Ano yung ano? Hindi, nasa perception naman yun, di ba? Hindi naman lahat ng
kategory ng pogi ipanlabas. Merong pogi ang ugali, merong pogi ang talent, sa kaso mo wala kang talent. So, kung talent pagbabasihan, hindi ka pogi. Hindi, ano yung mga usual na advantages ng pogi? Kumbaga, center of attraction ka pala? Yes. Kung pogi ka. Ano yung mga scenario o halimbawa hindi mo makakalimutan na scenario na nagamit mo yung to your advantage yung pagiging pogi? Yung hindi ka naman ng lamang, yung tipong halimbawa pinauna ka lang sa pila kasi pogi ka, yung mga ganun. May naalala ka ba na natanggap ka ba sa trabaho kasi pogi ka? Ayun, ano sa mga sa agency? Oh. Mga paklayan nag-i-interview kaya tapos doon ako sa opisina. Ah, yung agency na magpapasok sa'yo sa trabaho, ayaw ka nang ipasok sa trabaho. Production, apply ko production, pero gusto nila doon mismo sa project, sa opisina nila mismo. Puro bading. Bading yung nag-interview, yung pinaka-boss nila nung dumating, bading din. baka mapanood niya to, akalain feeling ka. Yung pala kailangan lang talaga nila ng utosan doon sa opisina. Ang pagiging gwapo is definitely a gift and a blessing, yeah, of course, kasi hindi mo na kailangang manghikayat ng tao, lalo na if you are into real estate, ganyan, online selling, diba? Kaya ko yun. Guilty pleasure. Ah, Harry Potter. Eh, hindi si Harry Potter. I'm a Harry Potter fanatic. Grabe. Ngayon, I think the pandemic opened doors for us to do online shopping. So, from time to time, ako pa hindi, I'm a thrifty person. I don't buy really expensive things. So, my guilty pleasure would probably be buying just small Harry Potter items. Nabilang mo na ba kung ilan yung collection mo? Actually, hindi. Kasi may, basta, I know that my collection is already close to 20 years old na siya. Kasi I started off with the release of the first film, which was Harry Potter and the Sorcerer's Stone. So I started collecting when I was in high school. And it just grew, not because I buy everything, but people know when I regalo. They are the ones making effort to meet with Harry Potter. My guilty pleasures, shopping and obviously, eating, ayan, tinan mo naman. Laki ko ngayon. Siguro medyo maano lang ang aking katawan kasi payatot. Payatot? Nag-gym ka ba? Mag-gym ka! Yun, tapos sana naman sa physical na wala naman. Wala naman. Ay, talaga, confidently handsome with the heart na, no? Kung meron man akong insecurities, yung sa weight ko kamo siguro. Meron kasi na mo, laki ko kaya. Yan. May gusto ko pa bang baguhin sa physical aspect or i-improve? Well, technically, sa atin nila mabilis yung metabolism ko. So, my height is not very much in proportion with my weight. So, yun lang. I take the effort to eat more and also to exercise para at least I gain weight. Pero it's really hard on my part because I lose weight quickly. Even though I eat a lot, I might gain a few pounds, but I lose more. So, the proportion is... Hindi mo tinaray mag-gym? I tried, pero right now, before nung pandemic, more or less I do workout at home. Meron at home. Kung gusto ko yung ganun, hindi tumataba. Malakas ka kumain. Malakas ako kumain. I usually do only rice. Grabe. Nainggit ako, guys. 95 or 6 serving. Ayun. Kung halimbawa may kakameron ka ng chance, halimbawa na magparitoke o baguhin sa panglabas, sa physical, meron pa ba yung mga ganyang datingan? Meron pa ba? Siguro height. Height. Medyo kinulang ba? Medyo kinulang. 5'6" kulang. So mga 6 inches? 6 feet. 6. Medyo ano yan? Medyo mahirap nang i-attain yan sa edad mo. Pero kung halimbawa sa kutis, masaya ka na maputi o gusto mo moreno ka? Kasi maraming morenong pogi, di ba? Mga Richard Gomez. Hindi na kailangan ng ano. Lahi na. Nilangan ng maxi pill. Siningit ko na naman yung maxi pill.
Tapos pinakita mo sa akin yung high school ID mo. Siyempre, ito, pagkakataon mo lang linawin, Gangnam Beauty ka ba? Linawin ko, hindi po ako nagparito okay. Guys. Ako ito ng mata. Mata? Oh, mata daw. Mata ba? Hindi, parang yan ang mata mo eh. Parang mga cheekbones. Napagkamalan ng nurse nung pinababasa ko sa Snellen chart kung naka-contact lens daw ako. Sabi ko hindi po. Nung tinanong kita na retokado ka ba? Na-offend ka ba? Nagalit ka ba? Hindi, medyo masaya. Kasi wala mo nang pinaretoke pero mukha pa lang nagpareto. So parang compliment pa, no? Parang kasi pag pinaretoke, ibig sabihin, pogi ka talaga. Oo, ibig sabihin, parang hinulma talaga yung mukha mo kung ano man. Ang mas ang mas masama, retokado ka. Tapos ang tanong sa'yo, kuya, saan mo pinasira yung mukha mo? So hindi retokado? Wala. Maubos man ang kuko mo sa pa. Maubos. Okay. So, may insecurities ka pa ba? Oo, pre. Gusto mo pang, ang payat ko pa eh. Parang napapayatan mo ako sa sarili. So mas gusto mo pang mas maging buff? Oo, mas gusto ko yung mas maging buff. So, medyo konti pang laman. So, yun lang yung naiisip mo na gusto mong baguhin o improve sa sarili mo? Yun lang, pati sa ugali din minsan. Ganun. Meron ka bang mga man crushes or naging man crush? It doesn't mean na bading ka ha. Nagkameron ka na ba ng hinangaan mo talaga na dahil ganito, ganyan siya? Or inidolo mo? Ang pinaka-idol ko talaga si Robin at saka si Daniel. Robin at Daniel. Pwede, kaboses mo pre. Robin Padil. Bakit si Robin tsaka si Daniel? Si Robin maangas, si Daniel isa forma lagi nila. Okay, sige. So dapat ano, hindi mo na isip na makapag-star magic kaya? Hindi pre. Hindi talaga? If ever I have a man crush, it's Jeremy Jordan ng The Broadway. Kasi ang ganda talaga ng boses niya, sobra. Grabe naman. Si ano, si Alternate Charts. Kamukha ko ba siya? Baka dahil lang sa ano, sa dimple lang siguro. Yan lang. Yan lang siguro. Kwapo yun eh. Yeah. Ayun lang. Salamat sa pagtutok mga bis. Ito po muli si Michaela Brenica na nag-iiwan ng mga katagang. You should always be confidently handsome with a heart because beauty is in the eye of the tiger. And I thank you. Paalam! Salamat sa pagtutok mga bis. Kung nag-enjoy kayo sa content at mga bagay na ating pinag-usapan, pag-subscribe ang sa aming YouTube channel, ang Pandemic. Pakihit ang bell button para ma-notify kayo kapag meron mga upcoming videos at vlogs. And i-follow nyo na rin ako sa aming mga social media accounts. Hanggang sa susunod!